And hi, good evening everyone. So, ayan, ginawa ko po itong video to para i-share naman yung opinion ko tsaka advice ko sa mga tulad nyan, yung tipong naka-experience na ng feeling nila, yun na talaga yung pinaka, na talaga yung pinakamahirap na challenge na naranasan nila sa buhay nila. So, ayan po, minsan kasi pinagtanong sa akin, abi na lang ako sa inyo, kamusta na siya? Tapos nag-reply sa akin via messenger na medyo okay na daw siya, pero sabi niya nalagpasan niya na daw. It's about ano kasi, it's about study. So sabi niya nalagpasan niya daw yung first semester, pero yung second semester daw parang hindi niya kakayanin. So ako naman, binigyan ko siya ng advice na dapat mindset, naka-mindset niya. Regardless naman yun, diba? Kahit anong bagay naman gawin mo dito sa mundo, kapatrabaho man yan, pag-aaral man yan, diba? Pag may negosyo man yan, pagmamahal man yan, yung relationship man yan, lahat nun talagang may kakibat na hirap. Pero tao ka lang yun, diba? Nasasaktan ka, nabibigo ka, nadadown ka, diba? Napapagod ka, nasistress ka, nadidepress ka, nafe-feel ka, pero tao ka eh. Kaya tao ka, huwag ka dapat basta masusunod kasi tao ka. Diba? Normal lang na maramdaman mo yun kasi meron ka naman emosyon. Diba? Kasi normal ka. At normal sa atin yun na maramdaman natin yung mga ganong feelings or ganong emotions every time na magkaka-encounter tayo ng challenge. Pero yun nga, lahat ng bagay dito sa mundo is hindi naman siya madali. So kailangan, dapat mo lang talagang ilaban. Kasi at the end of the day, hindi naman yung ibang tao yung talo. Ikaw naman talaga yung talo, di ba? Kaya dapat ilaban mo siya. Kasi para sa iyo yan, para sa pangarap mo yan. At kung maging successful ka man in the future, hindi para sa ibang tao yan. Para ikaw mismo yung pinakaunang tao na maka-benefits ng pagiging successful mo at the end of the day. Tsaka, ayun nga, sabi ko, kung hindi mo man kayang ibalik yung mga natulong sa'yo ng tao before ka naging successful, ibalik mo na lang sa ibang tao. Kasi yung importante, di ba? Hindi importante dito kung babalikan mo man yung tumulong sa'yo kasi not all the time available po yung tao tumulong sa'yo. Di ba? Tama. So, dapat yung gagawin mo, hindi mo man ibalik sa kanya, at least mabalik mo sa ibang tao. Yun yung pinaka-importante. Di ba? Kasi si Lord na talaga bahala gumanti sa kanila. Doon sa mismo taong tumulong sa'yo, si Lord na bahalang gumanti doon tsaka magpala sa kanya. Tsaka lahat ng ano, lahat talaga ng bagay napakahirap. Ako dati, before ako nag-co-center agent, ayan, share ko lang. Dati kasi undergraduate ako ng college, so ginawa ko is, syempre pag undergraduate mo, alam mo naman nowadays na talagang mahirap maganap ng trabaho kung graduate ka, how much more pag undergraduate ka. So ako naman hanggang third year college, inabot ko sa course ng BS Ed major in English. So hindi ko natapos yung pag-aaral ko for some reason. Ginawa ko is nag-apply ako. Nang nakapunta ako ng Maynila, nag-apply ako sa iba't ibang job hiring. Diba? So ayun, nag-print ako ng 10 copies of resume. Tapos pinabimigay ko dun sa lahat ng ano, sa lahat ng kumpanya na andon, mga representative ng company na hiring. So yun, birthday ko kasi that time, way back April 2016 or 17. Ayun, kakatapos lang na birthday ko yun. So yung birthday wish ko that time is makapagtrabaho na ako para at least, diba, hindi naman ako magiging pabigat sa kapatid ko, syempre sa buong pamilya ko. So yun, wish ko na sana magkatrabaho ako. Then after ng birthday ko, after a week after ng birthday ko, wala pa rin akong trabaho. Sa 10 company na pinasign ko ng resume, eh, mangina sa lahat-lahat fast food chain, factory, wala talagang tumawag. So yung ginawa ko, iyak ako. Tapos sabi ko, Lord, ba't di mo binigay yung birthday wish ko? Sabi ko, simple na naman, hinihingin ko kasi yung trabaho. Kahit anong trabaho, basta legal ka, tatanggapin ko as long as meron akong sahod at saka meron akong panggastos sa araw-araw. So yun, sumama yung loob ko. Pasok ko na ako that time. Gusto ko na sumuko kasi nga, ilang weeks na wala pa rin update. So sabi ko, ganito pala kahirap yung buhay dito. Tapos yung feeling na depressed na ako, gusto ko nang bumalik dito sa probinsya, dito sa Iloilo. Pero sabi ko, life must go on. Kasi alam ko, pag every time na yung talagang pasok ko ka na dun, binibigay yung blessing niya. So ginawa ko, wala, nag-pray lang ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, kung meron kang mas magandang plano,
kaysa sa hiningi ko sa'yo, then let it happen. Ikaw na bahala sa akin. Basta bigyan mo ako ng additional strength na makayanin ko to, itong challenge na binibigyan mo sa akin. Then after like, after few days, after any, mga after 2 weeks ng birthday ko, ayun, na-hired ako sa isang call center. Imagine, wala akong experience, pero na-hired ako. So, doon ko talaga na-prove na sabi ko, ay, ganun pala. Sabi ko, matuwa ka dapat kung hindi binibigyan ni Lord sa'yo lahat ng hiningi mo, lahat ng gusto mo. Kasi talagang may darating na mas maganda pa doon sa hiningi mo. Imagine, sabi ko kahit fast food chain lang ako, kahit janitorial. Hindi sa minamalit yung mga ganong trabaho. Pero I mean, yung mga ganong trabaho ba, mabilisan. Sabi ko, I mean, mabilis yung makapasok. Sabi ko kahit factory, wala akong pakialam. Basta legal yung trabaho, basta makasahod ako, open sa akin yun. Tapos binigay sa akin is isang call center. So, medyo malaki yung sahod. Tsaka mas komportable ka kasi naka-aircon kayo doon, di ba? So, sabi ko, ay, grabe talaga. Yung simple-simple na bagay na hiningi ko, hindi niya binigay kasi mas binigyan niya ako ng mas maganda pa doon, 10 times na maganda sa hiniling ko. So, ayun, masasabi ko lang, pasok ko na, wag na wag mong gawin yan, okay? Wag kang mainip sa paghintay ng pangarap mo. Wag kang mainip. Manalangin, humingi sa kanya ng tulong, huwag kang manalangin. Kung hindi man binigay yung pinakagusto mong bagay o pinakagusto mong trabaho, huwag kang mag-alala. Lord, our God, our Heavenly Father never fails. So, hindi kanya bibiguin, bibigyan kanya na mas mababa pa sa expectation mo, hindi. Ibibigyan niya sa'yo yung mas maganda pa sa inangad mo sa mas gusto mong trabaho. Mas maganda pa dun yung ibabigay niya. Ang gagawin mo lang, maging patience ka lang, di ba? Humingi ka lang ng guidance sa kanya. Tapos make sure na pag nandiyan na sa inyo yung blessings na yan, pahalagahan mo siya, mahalin mo siya ng sobra-sobra. At as much as possible, ibalik mo sa ano, sa mga, ibalik mo sa ibang tao yung nakamit mo na blessing, i-share mo sa kanila, tulungan mo silang magkaroon din ng trabaho gaya mo, at least makasahod, makatulong din sa pamilya. Ganun lang, tsaka, ayun nga, sabi ko, mahalin mo, pahalagahan mo siya ng sobra-sobra. Tsaka, maging thankful ka in every day of your life na may trabaho kong ganyan. Ayun. So, ayun, sinasabi ko, maging inspired ka lang, di ba? Dapat maging, kasi ako nagbibigay ako ng advice, maraming na-inspire sa akin every time na mag-share ako ng mga experiences ko sa kanila. Pero ayun nga, sinasabi ko, it's still up to you. Ako, nandito ako, willing ako magbigay ng advice, willing ako mag-motivate, pero nasa sa'yo pa rin yun. Nakadepende yun sa sarili mo. Kasi ikaw mismo dapat mag-motivate sa sarili mo. Kasi ang hirap nga naman mag-motivate ng tao na mismong sarili niya, hindi niya alam yung motivate. Okay lang na ma-inspire ka sa ibang tao, pero dapat ikaw mismo pinupush mo na sarili mo na kaya mong gawin yan. Hindi ka dapat sumuko. Pwede kang mapahinga, pwede kang matulog, pero hindi ka pwede tumigil at sumuka. Ayos tayo dyan, di ba? Okay, so hopefully may na-learn kayo ngayong araw sa video na to. Sana yung mapasok ko dyan, huwag kayong sumuko, okay? Be strong, keep your faith strong, manalangin ka sa kayo, mean, kayo sa ganyan, nag-guidance. Be patient lang talaga, darating at talagang talaga yung para sa'yo, okay? Thank you.